Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpakita si Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ sa Percy Lapid murder case. Sa panayam sa kanya ng media habang patungo sa DOJ compound kasama ang kanyang abogadong si Attorney Rocky Balisong, sinabi ni Bantag na patunay ito na hindi siya nagtatago. Si Bantag ay nauna nang naghain ng kanyang counter-affidavit sa Baguio Prosecutor's Office. Ang Bucor Chief ang itinuturong utak sa pamamaslang sa broadcaster. Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagsisikapan ng kanyang administrasyon na mabigyan ng maayos na tirahan ang maraming Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo sa ceremonial turnover ng 30,000 house and lots mula sa National Housing Authority o NHA sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Pangulo ay dumalo sa paggawad ng Certificates of Eligibility of Lot Allocation o CELA at Transfer of Certificate Titles sa mga beneficiaries ng NHA project site sa Naic, Cavite. Kasama rin sa tumanggap ng pabahay ang mga kasapi ng kapatiran na binubuo ng mga dating NPA sa ilalim ng programa ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity upang mabigyan ng pagkakataon ang mga ito na makapagsimulang muli. Kasabay nito, hinikayat ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bukod sa pabahay, hangad niya na mabigyan ng kabuhayan ang mga mamamayan. Nagbabala sa publiko ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP laban sa nagpapanggap na empleyado o authorized representative nito. Nilinaw ng BSP na hindi magsosolicit o hihingi ang mga empleyado ng impormasyon o dokumento ukol sa financial transactions o pribadong individual. Ayon sa BSP, ginagamit ng bogus ang totoo at peking pangalan ng BSP officers, organizational units at personnel sa pakikipag-usap sa telepono at pagpapadala ng message sa bibiktimahin nito. Ginagamit din ang email address at mobile numbers na kahawig ng lehitimo at opisyal na BSP source. Hinimok ng BSP ang publiko na i-report ang ganitong insidente, huwag basta magbigay ng personal or financial information at iwasang magpadala ng pera sa hindi beripikadong recipients. Ilalagay ng Philippine Coast Guard sa heightened alert status ang kanilang mga tauhan dahil sa inaasahang pagdami ng biyahero ngayong holiday season. Sinabi ni Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, nasa 25,000 ng mga personnel ang ide-deploy sa iba't ibang Coast Guard stations sa buong bansa. Kasabay nito ang apela ng Coast Guard sa lahat ng ship owners na tiyakin na nasa tamang kondisyon ang kanilang mga sea vessel para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.